Hello guys, have a good day. Welcome back po sa ating YouTube channel. And today, magre-review po muli tayo sa ating Super Converter IPEGA 9116 for iOS and Android device part 2. Dahil po last time marami po nagre-request at tatanong kung pwede daw po yan sa Android device. So, sasagutin ko po yan ng yes. Pwedeng-pwede po yan. At kung ikaw ay player ng RPG game like PUBG Mobile, Call of Duty, ROS, Free Fire, baka ito nang hinahanap mo at baka ito ang makatulong sa iyo. Bago po natin simulan itong video, please i-hit po natin ang like and subscribe button and click the bell notification para po sa ating up next video. So wag na po natin ito patagalin and count 3, 2, 1, let's go guys, watch out! Okay guys, sa video na ito, papakita ko muna sa inyo ang ating mga gagamitin. Gagamit tayo ng mouse RGB Zero Date at gagamit din tayo ng mousepad Havit and then gagamit din tayo ng half keyboard, ito ay FreeWolf at pwede rin tayong gumamit ng power bank or any charger at pwede rin tayong gumamit ng base stand or tripod at syempre ang gagamitin natin ngayon is ang Android device. Gagamit tayo ng Samsung S9 Plus para sa ating larong Call of Duty at larong PUBG Mobile at syempre ang ating gagamitin na Super Converter IPEGA 9116 for iOS and Android device. So ito siya guys. And then ito, ginagamit nito sa cellphone. Kung wala kayong ganito, pwede kayong gumamit ng ganito guys. Ito yung kasama dun sa box, tsaka yung ating cable charger. So pwede rin kayong gumamit ng mahaba or short cable. And then ito, nilalagay lang ito dito sa likod. Ganyan. And then, so ganun lang. So ganyan lang siya guys. And then, pwede nyo nang gawing base stand. So ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo ang setup nitong IPEGA 9116 sa ating Samsung S9 Plus sa ating Android device. So let's go guys. Okay guys, ang next step po natin ay full setup sa ating IPEGA 9116 dito sa ating RGB mouse at sa ating RGB keyboard at syempre sa ating power bank. So kung napansin nyo dito yung mouse at dito yung keyboard, so ikakabit lang po natin dito yung mouse at yung ating keyboard. At syempre yung ating cable na kasama dun sa box ng IPEGA. So ganyan lang siya guys. And then ikakabit lang natin yung USB dun sa ating power bank. So kung napansin nyo guys, umilaw na yung ating RGB keyboard tsaka mouse. So yun guys, after natin i-setup, so punta na po tayo sa ating next video para po sa ating Samsung S9 Plus Android sa ating i-setup na application. So let's go guys, at ituturo ko sa inyo step by step. Then guys, first step po na ating gagawin ay full tutorials dito sa ating larong PUBG Mobile at sa larong Call of Duty. Punta lang kayo sa inyong Play Store at i-search, i-type nyo lang po yung Shooting Plus V3. Then click nyo lang yung search and then click nyo lang itong install. So wait lang po natin siya ma-download. So yun guys, tapos na. After natin ma-download, open lang natin si Shooting Plus V3. Click lang po natin yung open. Then meron pong first note na lalabas, permission inquiry. Open the floating window, permission to experience a variety of functions such as custom configuration, enable the floating window now. Then click lang po natin yung OK. Then another notes, this permission allows an application to show things on top of other apps using. This may interview with your use of other apps. Then open lang natin itong button, itong allow permission. So yun guys, well done, tapos na po tayo mag-install, then close na po muna natin. Then second step po natin gagawin guys, open po natin yung Bluetooth. Search lang po natin yung PG9116. So ito guys sa baba, click lang po natin. So wait lang po natin siya mag-pair connected. So yun guys, connected na. Click lang po natin yung done. So automatic na po yun magkoconnect dun sa ating Shooting Plus V3. So open lang po natin. So wait lang po natin. Kapag red po, disconnected. Kapag green po, is connected na po. So yan, successful connected na po yung ating Shooting Plus V3 sa ating IPEGA 9116. Then the last step po, tutorials na ituturo ko sa inyo is doon naman tayo sa control settings. And please follow to my instructions. Open nyo ulit yung apps na Shooting Plus V3.
Ito guys. So andyan sa screen makikita nyo yung display, the floating ball key. Ito guys. Just click then press check lang. Itong malita box. Then meron pong lalabas sa screen na V3 bilog dyan sa baba. Ito guys. Kapag na-click nyo po yan, hindi po yan bubukas hanggat hindi nyo binubuksan yung game. So paano po yan? Okay, ganito. Close po muna natin lahat ng apps. So maiiwan po dyan si V3. Example po, buksan nyo po yung inyong PUBG Mobile. Then try to click yung V3 na bilog kung bubukas. So yun guys, lumabas yung keys and numbers. Ibig sabihin po niyan, it's working. Yung mga nakita nyong keys dyan sa screen, ayan po yung mga controls na nasa inyong keyboard. So ang tanong, paano po yun maisiset? Close lang po muna natin si V3. So yun guys, ganun lang pag close, then open. So punta na po tayo sa ating next step. After nyo ma-set lahat ng mga keys and numbers, dito sa bandang itaas, makikita nyo yung select, new, save, close, erase. So, pakiclick lang po yung select. And then, dyan nyo makikita yung switch to preset 1, switch to preset 2, 3, and 4, and 5. Yan po sa baba. And then, sa lima na yan, dyan nyo isi-save yung inyong na-set na setting sa inyong laro. So, dito natin isi-save sa preset 1, si PUBG Mobile na ating ginawa. So, click lang natin yung switch to preset 1. And then, click lang natin yung save. Then, after po natin maklik yung save, lalabas po dyan yung notes. Save the preset solution to the device now. Bind to the game simultaneously. Dito sa bind to the game simultaneously, makikita nyo po yung maliit na box sa gilid. Ito guys. Ibig sabihin po nyan, kapag chinect nyo, mawawala din kasama si V3. Once na kinilik natin yung save. So, save na lang po muna natin. Click lang natin yung okay. Then the last settings po na ating gagawin bago tayo maglaro. Punta muna tayo sa ating training camp para doon muna natin ayusin yung sa pagpili ng mga barrel at iba pang pwede nating idagdag na control keys. So ganito lang ipapakita ko sa inyo guys. Let's go! So yun guys, natapos na natin setup lahat ng settings. Ngayon naman ay pupunta tayo sa ating training camp para ayusin ang iba pang control keys. At para subukan ang ating ginawa kaninang mga key settings. So tara guys, tuturo ko sa inyo. Click lang po natin yung exit. At punta tayo sa ating training camp. Dito guys, banda. And then, dito sa first person. So yun guys, andito na tayo sa ating training camp. Punta lang tayo sa ating mga barrel. At dito, lalabas guys, makikita nyo yung tatlo hanggang apat. So dito natin nilalagay yung ating ibang control keys. Yung F. Click lang natin yung F. G tsaka C at yung ating V. After po nyan, save lang po natin. Click lang natin yung OK. Then click lang natin ulit. Then select natin ulit yung ating control 1. So save natin ulit. After po natin ma-save, testingin po natin dumampot ng barrel. At try po natin bumaril. Scroll lang tayo ng scope. Click lang natin yung number 2. Pangalawang baril. Isa ng bala. So yun guys, punta naman tayo sa ating laban. So, panoorin po natin.
dagdag ko lang dito sa ating RGB mouse. Kung napapansin niyo tong button na to, ito yung kanyang sensitivity kahit hindi na kayo mag-adjust sa inyong control settings. So meron tong hanggang tatlo. Yung una yung pinaka smooth, pangalawa medyo mabilis, yung pangatlo medyo mas mabilis ang movement. At ito naman kapag pinirest nyo, may lalabas dyan na arrow. So yun guys, ito. So pwede nyo siyang gamitin. Click nyo lang ulit para mawala. And then on nyo lang ulit. Kahit hindi na kayo magpindot or magpress ng kahit anong key. So dito guys, napansin ko lang, kapag medyo matagal na yung laban, yung ating IPEGA ay nag-lose control. So hindi ko alam kung bakit. So ayun lang naman yung kanyang small issue, pero bumabalik din naman agad. Pero doon kay iOS, wala naman siyang problema. Mas smooth sa ating iOS, sa ating iPad. Naman tayo sa ating last game. Dito sa ating Call of Duty tayo magsiset ng settings at i-open lang po natin guys. So yun guys, bumukas na po yung ating Call of Duty. Para po mabilis tayo, click nyo po yung settings dito sa taas. Click nyo lang yung custom layout. So ito po yung ating preset setting ni Call of Duty. So yun guys, naayos na natin yung control settings. So punta na tayo sa ating save. Save muna natin. After natin ma-save, click po natin ulit si V3. And then select lang po natin yung control preset 2. And then si-save lang po natin siya ulit. Fight harder. We've taken the lead.